TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ginabi ka yata, Jasmine. Nag-iya po kasing kumain si Clarence at nanood na rin po kami ng sine pagkalabas galing sa trabaho. Sumama kang manood ng sine sa lalaki niya? Opo, Lola. Wala naman po sigurong masama. Saka, boyfriend ko po siya. Kahit na ba? Apo, madilim sa loob ng sinihan. Eh baka mamaya, kinalikot ng kinalikot yung aparato mo, ha? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga po umaariba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramon. Isang upang iyakan. Isang upang yamutan. Pagkaalauna na, drama na! Happy Yes! Har-horrific Miyerkules Kabisyo. Yes, isang hayahay Miyerkules kapwa. Oy, kumusta sa kalabasan naman ng inyong Miyerkules? Kayo ba, Egina Jabarg, binabaskil sa mga oras na ito? Ayan. Oo. Alam mo, Mama Christine? Oh. Alas, di ba kanina lumabas tayo? Alas. Alas 9. Mga 8:30, no? Ang init. Ang lagkit na nung init. Grabe! Pero thank you, Lord, kasi umulan kahapon, kahit pa paano eh. Oo, naambunan po kami. Corrected by at kahit pa paano nakatulog din na matino. Yan. Nang mahusay na walang pagligo. Kasi iba. Grabe. Kasi totoo lang mamataan niya. Totoo lang mamataan niya. Hindi naman ako mahilig magpunas talaga sa gabi. Yung magbabanlaw ka. Pero na itong mga nakaraan, hindi lang isang beses, kundi dalawang beses ako nagbabanlaw para lang makatulog ako. Hindi, ganito yan, Mama Christine. Ako rin, hindi rin ako mahilig yung maliligo pagka-uwi, maliligo. Kasi maganda na tayo, hindi na natin yung kailangan. Ngayon, dahil mainit kailangan kasi para sa pores, para mapanatili ang ating flawless skin. Ayan tayo eh. Hindi ko kinaya, di ba? Hindi mo kinaya yung powers mo eh. Leveling eh. Sorry pero hindi po, talaga totoo talaga, grabe na talaga ang init ngayon. Malabang summer. Kaya po. Pero syempre, ipinagdadasal namin ni Mama Tanya Chinita na sana bukas, at sa darating na Sabado, hindi umulan. Mm-hmm. Kasi bakit, Mama Tanya? Eh kasi po, Aliwan Fiesta 2015 na, April 23 hanggang 25. Tatlong araw yan, maghapon, bazaar, tapos sa gabi, big events. Corrected diba? Ba? Correct ka. So, unang araw pa lamang po, day 1, Aliwan. Tugtugan ng Aliwan. Ito po yung mga tambolanista. Ito po yung mga behind the scene ng mga street dancers, di ba? Uh-huh. This time, sila po ang mabibigyan ng pagkakataon para mapansin talaga ng bunggang-bungga na maglalaban-laban sa 100,000 pesos. Aba. At bukas ha, makakasama din natin si Jason D. ng The Voice. Aba? At si Casey Tandingan, san ka pa? O diba kayo? At syempre, Mama Tanya, ito talaga yung pinakabonggang guest bukas. Sige, kaya mo yan. Si Christine Dera at si Tanya Chinita. Hindi ako nasabihan. Hindi nakakalagay sa schedule ko. Ay, hindi ka na-inform ng manager mo? Oo, sorry. Magagalitan ko yung manager mo. Sino bang manager mo? Isisingit, wala. Wala nga, sabi ko nga. Kaya po pag kailangan niyo po ng racket. Directa lang ko. Directa lang po kay wala Tanya. Wala pong porsyento. Correct, wala po. Diretso po yung presyo. Taga-kanta, taga-host, taga-sayaw, acrobat, taga-patawa. Ay, taga-paypay, pwede rin po. Pwede rin, taga-paligo, total mainit. Taga-himas ng mga laseng. Yan. Multitasking po, kaya po namin yan, gawin ni Tanya Chinita. So again, magkita-kita po tayo tomorrow, Aliwan Fiesta, tugtog ng Aliwan. Tomorrow na yan. Pero today, magdadramahan tayo ng bonggang-bongga. At ito nga at ating pag-uusapan. Oh, kapag naging seryoso? Oo. Kasi yung oras madam, yung oras madam. I know. Oo. Ginagalit mo si Madam Tanya eh. Hindi, ang ginagalit ko si Lola Curbs.
Uy. Si Lola Tanying yun. Ay, si Lola Tanying pala. Si Lola Tanying, yung mangkukulam. Which, naghahalo ng ano. Eto na nga, yung eto, quote natin. Pag mahal, may mahal ka daw, hindi lang yung taong yun dapat mong mahalin. Kasi dapat mahalin mo ang kanyang buong pamilya. Pamilya. O, hanggang sa kanununuan. Yan. Hanggang abot yan, hanggat ebat adan yan. Patay. Pero totoo naman talaga yon. Correct naman talaga, as in big check, diba? Mahalin mo yung mahal ng iyong mahal. Bakit? Mamaya ko na i-explain. Oo, kasi ang gusto po namin marinig yung opinion nyo. Kaya naman, mag-involve na. Paano? Mag-text lamang po at TLC space. Komento mo ang iyong pangalan, lokasyon, send sa 2600. Or kaya naman, bebe ko, ikaw po eh mag-comment sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila or Yes FM Manila sa ibaba po mismo ng quote na ipo-nose po namin for today. Or, mag-hashtag ka TLCTDS Interactive. Yun. At pwede na mag-VM, VM, VM. Oh, ayoko na ng corny. Ayoko na sabihing vice mayor yon. VM, voice message. Burger machine. Oh, burger machine. Makikita mo yan sa FB Messenger mo yung microphone. Pwede ka na mag-record dyan. Pang grade 1, sisiw, pang nursery lang eh. Basta carry mo na yun. Matanda ka na. Kung hindi mo talaga mag-gets, paano mag-voice message? Tutorial sa YouTube. Hindi, magpa-tutor ka sa katabi mo. Yan sa jeep. Huwag mo lang ipahawak yung cellphone mo, baka maitakbo, ha? Yan lang. O, ito na kasimulan natin sa voice message. Correct. May nag-voice message si Emma Ems na naka-private ang bunggang-bungga ang profile. Bakit kaya? Baka pin-private niya lang ngayon kasi babasahin ngayon, daw natin. Kasi uuratin daw natin eh. May pag-urat. O, ito na si Ate Emma Ems. Hi, Miss Kay, kagandahan. Si Emma to from Norway. Totoo yun, kapag talagang nagmamahalang isang tao, kailangan lahat ng mga mahal niya sa buhay, mahal mo rin. Hindi nga lang yun ang dapat eh, kailangan pati kahinaan niya tanggap mo din, diba? Oo, diba? Oh. Si Ate Emma Ems. Oo nga. Tama naman talaga. From Norway, ate. Oh. Ano ba meron sa Norway? Yeah! Ano ba meron? Elephant? Pasalubong naman dyan. Gatas? Gatas? Hindi ko alam eh. Ay, basta. Norway siya galing. Yun lang yun. Oh. Sige, ito naman si Kuya Reynaldo. Magalpok? Toribio. Bastos mo. Oh, hindi. May, ito, pakinggan natin yung may kilala ako eh, Reynaldo Magalpok. Huwag mo nang idama yun. Eh, hiyaw mo na. Ito na. Tama, pero hindi lahat ng miyembro ng pamilya gagawin mong karelasyon mo. Hindi pagmamalang tawag doon. Kalandian. Para hayaay ang buhay. Literal si Kuya. Gusto ko manchinelas ng batang ano eh. Gusto ko mang utos eh. Gusto kong utosan si Kuya. Gusto kong chinelasin ang mukha nitong batang to eh. Hindi ko alam kung piloso po eh. Ano ba? Taga ano to? San Jose del Monte, Bulacan. Oh. Kuya, las mo na yan ah. Oh, ikakahiya ka. Ichuchupi ka sa barangay nyo. Sige ka. Oh, eto si Lady Lina Oro Daligcon na nakatira sa Manila, Philippines pero galing siya sa Lalo, Cagayan. Lalo. Lalo. Tama po, Miss Kay. Kung magmahal ka, dapat ihanda mo ang sarili mong mahalin din ang mga mahal niya. Dapat marunong kang magpakumbaba at umunawa. Kung di ka pa rin kayang tanggapin ang mga mahal niya, ang mahalaga, ginawa mo na ang tama. Para hayahay ang buhay. O, diba? O, diba? Oha, 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 oha. Tsaka malinaw yung pagkakarecord niya. Maganda. Direct to the point. And speaking of record, Mama Tanya, yes. Batiin lang natin yung special na tao sa puso natin. Sige. Na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today, ang bossing ng Love Radio Baguio, at dito rin sa Yes FM Manila at Love Radio, happy, happy birthday kay Sir Ivan Kimmy! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sir, pakain din pag may time, no? Ano to, New Year? Ooh! Happy birthday! Happy birthday, Sir Ivan. Ayan. Abangan po namin ang palamon nyo. Natuwa na yan, natuwa na. Back to... Masaya na yan. Back to Chica Galore. Back to VM. Ito na nga yung VM ni Joby Gaveria tungkol sa quote natin today. Okay, okay, okay. Joby Gaveria. Tama po, dapat hindi lang yung boyfriend mo minamahal mo. Dapat pati yung family niya. Kasi in the future, magiging part ka rin nito at masarap sa feeling pagtanggap ka nilang lahat.
para hayahayang buhay. Ang sarap-sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling mo. Ang sarap ng feeling pag ikaw ang kasama. Ano saan yun? Ang commercial yan? Nakalimutan ko na eh. Basta taga ano to, nag-aral to sa Perpetual Health College of Pangasinan. Hi, Miss Kagandahan. Ako po si Mr. Dennis Mactal ng Talipapa, Nova, Quezon City. Dapat lang po talaga na mahalin at tanggapin ang lahat ng mahal mo. Sapagkat bago mo siya nakilala, nasa buhay na niya ang mga pamilya niya. Marapat lamang natanggapin mo ang kanyang nakaraan at kasalukuyan. Maging pangit man ito, magandang karanasan. O, diver? Oo nga. Hello, Kuya Dennis, at sa mga taga-Talipapa, Nova, Quezon City. Sa text line yan. Yes, Ness, bebe ko. Ito rin. Hi, gandang Tanya. Good PM. Dapat naman talaga mahalin natin ang pamilya ng mahal natin para mamahalin ka rin nila. Kasi kung hindi mo sila mahalin, babaliwalain ka rin nila tulad ng Bilasco. Oy! Masyado siyang makasarili. Oy! Yung mag-isa siya, wala siyang kakampi nga nga siya. Hehe, hindi tulad sa akin, lahat kakampi, kaya hayahay ang buhay. Hindi pinangalanan eh, kasi nahihiya sa pinagsasabi niya. Oo, mahirap naman talaga, baka magkaroon ng sinabi mga gulo. Sinabi yung sikreto ng pamilya eh, napakaloko nito. Yaan mo na. O sabi naman dito, super duper Miss K. Super duper. Ano na yung pangalan namin eh. Ano, superhero? Natural lang na mahalin mo ang pamilya ng taong mahal mo dahil magiging parte ka na rin ng pamilya niya. Sabi ni Aileen ng Tondo, Maynila. Wow, yeah. Maraming salamat. Super duper Aileen ng Tondo, Maynila. Lilipad, lilipad! Takore! Takore! Hi, Ate Tanya. Dapat talaga igalang at makuha mo rin ang loob ng mga magulang ng taong mamahalin mo para lahat makasundo mo at baliwa... At papagkatiwalaan nila para sa anak nila dahil sila ay magiging pangalawang magulang mo rin balang araw. Para hayahayang buhay, Jasmine ng Kakawit Lukban, Quezon. Pengi po ng ano bang sa Lukban, mga ano? Ano nila? Sabi dito ni... ano ba? Hindi ko... Longganisa! Ay, oo, masarap yung longganisa. Galit si Missy eh. Nagpapaliwanag lang yun, akala mo galit. Sa isang relasyon, lahat, kahit mga kapamilya niya, ay liligawan mo. Sabi ni Jomar Ruiz ng Naga City, Camarines Sur. Pero malalaman natin mamaya... Sa ano, Facebook, sabi ni Lily Kainoy. Oh. Kainoy. Kainoy. Depende. Depende. May 3 likes to eh. Oh. Kasi, walang mabait na bienan sa manugang. Sabi. Sabi. Makaloko. Oy, batiin ko lang si Lady Camille Ulysses and Chiki na naiinip sa traffic habang nakikinig sa atin. Thank you po! Buti nga. Grabe. Dakla. Oy, si Lady Camille, anak yan ng ni Tita Swarding. Ay, hello po. Oh, hello po. At eto na nga po yung kwento natin ngayong araw na ito. Gaganap bilang pong... Clarence. Si Clarence. Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Bilang Jasmine Rakitera, Love Radio Manila. Gloria! Like a barista po ng Love Radio Manila. At si Lola Perfect! Yan, finally nabuhay. Baka perfect, ha? Si Lola? Tanya, hindi, si Lola Tanying. At si Victor Rico Paniero po ng Yes FM Manila. At Risa Lala Banderas po ng Yes FM Manila. Ito na nga po ang kwento ni Clarence. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito! Boyfriend mo na pala ang lalaking yun na naghatid sa'yo? Opo, inay. Pasensya na po kayo kung sinugot ko na siya. Harot ka rin eh, no? Minsan ko lang nakitang nagpunta rito ang lalaking yun, tapos kayo na pala. Ay, saan ka nagpapaligaw? Sa kalye! Sa trabaho mo! Tumutulad ka pa sa ibang babae dyan na kung saan-saan nagpapaligaw, ha? Pasensya na po kayo, Lola Perfecta. Ngayong kasintahan mo na pala siya, iha. Eh bakit hindi man lang pumasok dito sa bahay yung lalaking yan para ihatid ka? Nagmamadali po kasi siya, Lola. Dahil may dumating daw na bisita sa tinitirhan niya. Pero wag po kayong mag-alalala. Next time na ihatid niya ako, papapasukin ko siya rito sa bahay. Saka sabi ko kay Clarence, kailangan bumisita siya rito ng madalas para makilala niyo nung husto ni inay. Siya ba yung lalaki na may... karga-kargang hangin sa katawan, yun ba yun? Lola naman! Apo, alam mo eh, sa unang kita ko pala ang nanlalaking yun, na minsan mo siyang isama rito,
Alam mo, mukhang hindi gagawa ng magaling. Akala nyo lang po yun, Lola Perfecta. Kasi ganun po talaga kumilos si Clarence. Medyo may pagkasiga, pero mabait po yun. Anak, ayaw kong husgahan ang pagkatao niya. Pero tama na papuntahin mo ng madalas rito si Clarence para makausap namin ng lola mo. Boyfriend na kita, kaya normal lang kina inay at kay lola na makilala ka ng husto. Nagtatanong kasi sila eh. So, di ba sila galit nang nalaman na tayo na? Hindi naman, pero nalungkot sila eh. Kasi nga, minsan ka nalang nagpunta sa bahay, tapos malalaman nila na boyfriend na kita. Kaya para mawalang tampo nila sa akin, gusto kong maging madalas ka sa amin para mapalapit sa kanila. Bakit, Clarence? May problema ba? Ewan ko ba kung bakit tayo kita? Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko, di ela ko sa'yo. Kumusta po kayo? Okay lang kami, iho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Clarence, mahal mo ba talaga ang apo ko? Lola naman. Bakit? Ano bang masama sa tanong ko, ha? Gusto kong marinig ang sagot niya. Hoy! Mahal mo ba ang apo ko, ha, Clarence? Opo, Lola. Abay, gusto ko yun ang ipakita mo. Saka ayokong papaiyakin at sasaktan mo siya, ha? Nakoy! Maghahalo ang balat sa tinalupan! Kahit ganitong matanda na ako. Abay, hahantingin kita oras na lokohin mo si Jasmine. Lola talaga ako. Ano-anong sinasabi? Okay lang yun, Jasmine. Hayaan mong magsalita si Lola Perfecta. Prank ka lang ako. Mabuti na rin yung nagkakaintindihan tayo, binata, ha? Don't worry po, Lola. Gets ko po kayo. At saka, Clarence, nag-iisa kong anak si Jasmine. Siya ang tanging alaala ng nasira kong asawa. Kaya ayaw na ayaw kong makita siyang nasasaktan. Ako ang kinakabahan para sa apo ko, Gloria. Bakit naman po, inay? Ay, tipong haragan talaga yung Clarence na yon? Hindi ko gusto ang porma niya. Mukhang hindi gagawa ng matino. Alam niyo po, inay, huwag muna natin siyang husgahan. Gusto kong makilala pa siya ng husto dahil mahal siya ng aking anak. Tol, tama lang naman na makilala ka ng pamilya ni Jasmine. At ganun ka din, na makilala mo sila. Whatever. Bakit may problema ba? Para kasing ayaw nila sa akin. Normal lang yun, pare. Hindi mo agad maipipilit ang sarili mo na magustuhan nila. Well, okay lang sa akin kung hindi nila ako type. Pakialam ko ba sa kanila? Ba't ganyan ka naman magsalita? Dude, hindi ang lola at inay ni Jasmine ang pakikisamahan ko sakaling kami nga. Tama ka. Pero magiging parte pa rin sila ng buhay mo. Kaya mas mainam na bumuo ka ng magandang relasyon sa pamilya ni Jasmine para hindi sila mag-alala at mawala rin ang anumang hindi magandang impresyon nila sa'yo. Okay ba sa inay at lola mo si Clarence? Ewan ko. Ano ba namang sagot yan, ewan? Hindi mo alam? Ano bang sinasabi nila tungkol sa jowa mo? Maraming napapansin si Lola. Si inay, wala pa siyang masabi. Siguro, kinikilatis pa niya ng husto ang jowa mo. Eh, madalas naman ba siyang pumunta sa inyo?
So ngayon, inuobliga ko siyang pumunta lagi sa bahay, lalo na kung wala siyang trabaho. Nag-e-effort ba naman si Clarence? Baka naman kasi marami siyang reklamo. Ano? Hindi ka muna pupunta sa bahay sa day off mo? Oo, Jasmine. Kasi naman, hindi ko rin gusto yung pagiging prangka ng lola mo eh. Nakakapikon minsan. Tapos ang inay mo, para bang tinitingnan ang bawat kilos ko. Pakiramdam ko tuloy, tumutuloy ako sa alambre pag nasa inyo ako. Pagpasensyahan mo na lang sila. Ay, ramdam na ramdam ko, Jasmine. Ayaw nila sa akin. Clarence, huwag kang mag-isip ng ganyan. Paano hindi ako mag-iisip? Eh, pinapakita nila na hindi ako bagay para sa'yo. Bakit? Masamang tao ba ako? Walang sinasabing ganun sina inay at si lola. Pero, pwede namang magbago yung pagtingin nila sa'yo eh. Hindi ka pa kasi nila nahikilala ng gusto. Well, kung ayaw nila sa akin, who cares? Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Saka hindi ko babaguhin kung ano ako. Para lang magustuhan nila. Jasmine, may hilig sana ako sa'yo. Ano yun? Dahil nga mukhang magiging hadlang sa atin yung partido mo. What if kung magtana na lang kaya tayo? Kasi pakiramdam ko, gagawa sila ng paraan para magkahiwalay tayo. Pero kapag nagtana na tayo, wala na silang choice. Hindi yun ang nakikita kong sagot, Clarence. Saka, hindi pa ako handang mag-asawa. At ayoko rin ng suggestion mo, okay? Kung mag-aasawa ko, gusto ko nasa ayos ang lahat. Ayaw ko rin ng tanan. Ayokong saktan ng damdamin ng mga taong importante sa akin. So, ibig sabihin, hindi mo ako mahal? Mahal kita. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para mapalapit ka sa pamilya ko. Dahil gusto ko, kapag mag-aasawa ko, aprobado sa mga mahal ko sa buhay. Makakaya mong mapalapit sa kanila. Kunting siya nga lang, oh. Nagsisimula ka pa lang naman eh. Sumusuko ka na agad. I don't know, Jasmine. I don't know. Kanya, liko-liko, ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may toyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May format mayaman. Kayata, Jasmine. Nag-iya po kasing kumain si Clarence at nanood na rin po kami ng sine pagkalabas galing sa trabaho. Sumama kang manood ng sine sa lalaking yon? Opo, Lola. Wala naman po sigurong masama. Saka boyfriend ko po siya. Kahit na ba? Apo, madilim sa loob ng sinehan. Baka mamaya, kinalikot niya ng kinalikot yung aparato mo. Lola naman, OA kayong mag-isip. Iba na kasi ang mga kabataan ngayon. Tsaka apo, kapakanan mo lang ang iniisip ko. At bakit hindi ka naman inihatid dito? Siya naman pala ang kasama mo. Inihatid po ko, inay, pero hanggang dyan lang sa may kanto. Kasi nga po, gabi na. Nagpapahinga na rin kayo, kaya di na rin po siya tumuloy para di na raw siya makaistorbo. Alam mo, apo, ay, ewan ko ba, mabigat talaga ang loob ko sa Clarence na yon. May kayabangan kasing kumilos. Parang naghahanap lagi ng away. Yang mga lalaking ganyan, ako, sigurado, problema ang ibibigay sa iyo. Lola, ganun lang po kumilos si Clarence. Pero nasisiguro ko po sa inyo, mabait siya at mahal niya ako. Alam mo, pare,
sa halip na kainisan mo ang pakikialam ng pamilya ni Jasmine at pagiging prangka nila sa'yo, unawain mo na lang sila, Clarence. Dude, nakakapiko na kasi. Uy, baka nakakalimutan mo. Nag-iisang anak ang jowa mo. Natural lang na nag-aalala sila ng gusto dito. Tsaka, baka namang kulang pang effort na ginagawa mo para mapalapit at makuha ang loob nila. Wow, ano pa bang gusto nilang gawin ko? Ang gayahin yung mga unang kaugalian? Yung dapat pa akong magsibak ng kahoy? Magigib ng tubig, maglinis ng bahay nila? At kung ano-ano pa, para lang magustuhan nila. No way! Bakit? Hindi mo ba kayang gawin yun para mapatunayan nila na seryoso ka kay Jasmine? At talagang mahal mo? Dude, that's not my type. Ang baduy nun! Walang baduy-baduy sa taong nagmamahal, tol. At gustong mapalapit sa pamilya, no? Sabi ko na sa'yo, dude, hindi naman si Jasmine ang pakikisamahan ko. Kung magiging asawa ko siya, dalawa lang kami mamumuhay. Ilalayo ko siya sa pamilya niya. Yan. Siguro ang kinatatakot ng pamilya niya. Na parang aagawin sa kanila si Jasmine. Tsaka, hindi naman yata tama yun. Lalo mo lang silang pinag-aalala. Clarence, pag may mahal ka, hindi lang yung taong yun ang dapat mahal mo. Mahal mo din ang buong pamilya niya. Kailangan pa ba yun? Oo! Wow. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, pare, kapag nagpakasal kayo, bahagi ka na lang ng buhay nila. Hindi mo maaari ihiwalay ang sarili sa kanila. Kaya nga, dapat bumuo ka ng magandang relasyon sa pamilya ng taong mahal mo. Dahil sila magiging karamay niyo sakaling may mabigat na problema ang maaaring dumating sa inyo. Wow! Kung magsalita ka, parang pamilyado ka ng tao. At pinagdaanan mo na. Yun ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko eh. Alam mo, Clarence, sakaling magkaroon ako ng girlfriend, gagawin ko yun. Dahil yun ang ginawa ng tatay ko sa pamilya ng nanay ko. Tsaka, di ba masaya kapag magkasundo ang lahat? Hindi maalis sa isip ko yung sinabi ng kaibigan ko si Victor. Sa bagay, tuwiran siya. Dapat kasundo ko yung pamilya ni Jasmine. At ipakitang mahalaga sila sa akin. Yun ang naging problema dati ng aking pinsan. Hindi siya gusto ng pamilya ng girlfriend niya. Pero hindi siya gumawa ng paraan para makuha ang loob ng mga ito. Hanggang tuloy ang nasira ang kanilang relasyon dahil walang suporta yun ng pamilya ng napangasawa ni pinsan. Kung magkakatuluyan kami ni Jasmine, ayaw kong mangyari ang ganun. Ayoko. Wala kang sinabi na pupunta ka ngayon, Clarence. Di ba wala akong pasok sa trabaho? Kaysa pumunta ako sa tropa ko, mas mabuting dito sa bahay nyo para makasama ka at makakwentuhan ng pamilya mo. Huh? Bakit? Napagtataka ba yun? Hindi naman. Oh, may bisita ka pala, anak. Ano bang masamang hangin ang nagdala sa kanya dito, apo? Lola, bisita ko si Clarence. Magandang araw po, Aling Gloria, Lola Perfecta. Siya nga po pala, may dala po ako para sa inyo. Ilang bistida po. Sana po magustuhan ninyo. Sa Changi ko lang po binili. Wala kasi akong time para dumaan pa sa mall. Magugustuhan yan ni nainay at lola. Sa Changi nga madalas mamili si inay eh, kasi mas mura daw. Saka may merienda rin po pala kasama yan. Nagpaluto po ako ng palabok. At may kasama din pong milk tea dyan. Masarap po yan. Sabi po kasi ni Jasmine, yan po yung paborito ninyo. Ay, baka may lason yan. Naku, wala po. Nagbibiro lang si Inang. Sige na, anak. Ikaw na muna ang bahala kay Clarence. Inang, dun muna tayo sa kusina. Halika. Sige, Gloria. Apo, sumigaw ka lang dyan, ha? At darating agad ako, may dalang gulok. Ang lola talaga. Pasensya ka na sa lola ko, ha? Wala yun. Alam ko nagbibiro lang siya. Alam mo, Clarence, natutuwa ako at nagpapasalamat sa mga ginagawa mo para mapalapit sa pamilya ko.
Sinusunod mo yung pakiusap ko sa'yo. Dahil nakikita kong tama ka. Kung ganun, hindi ka na tinarayan ng lola ni Jasmine? Nakangiti na rin ang inay niya kapag dumadalaw ka. Oo, Victor. Masaya nga ako sa mga nangyayari. Nakukuha ko ng makipagbiruan sa lola perfecta niya. At syempre, nakikipaglaro sa kanya ng dama. Ang unang natutuwa dyan, si Jasmine. Yeah, right. Kaya nakakilos na rin ako ng gusto ko pag nasa bahay nila. Hindi gaya dati na ingat akong may mapansin silang di maganda. Nagiging palagay na ang loob ko pag naroon ako sa kanila. Hindi na sila tutulo sa relasyon niyo ni Jasmine? Well, ang alam ko, basta nagagawa nila akong tanggapin. At ganun din sila sa akin. Mahal mo na rin sila? Oh, nakita ko kung paano sila magpahalaga sa pamilya. Isang bagay yun na ikinatutuwa ko. Dahil hindi ganun ang pamilya namin, Victor. Lumaki akong hiwalay ang mga magulang ko dahil sa mga pagkakaiba nila. Pero ngayon, sa pamilya ni Jasmine, may mga bago akong natutunan. Yun ay ang pagpapahalaga na manatiling buo ito. Apo, aba hindi ba papasyal ngayon si Clarence? Magpapaluto pa naman sana ako sa nanay mo ng paborito niyang ginataan. Nag-text po sa akin, Lola. May sakit po siya eh. Abay, ganoon ba? Eh, kailan pa? Kahapon lang daw po. Kaya nga, magpapaalam sana ako para ako naman ang dumalaw sa kanya. Ay, siya. Siya, sige, apo. Baka walang nag-aalaga sa kanya, ikaw nga muna ang tumingin kay Clarence. Kung pupunta ka roon, mamaya na lang, anak. Dahil magluluto muna ako ng sopas, dalhan mo siya. Sige po, inay. At tutulungan ko na rin po kayo magluto. Sarap! Naubos ko yung dalamong sopas. Ang sarap talaga magluto ng inang mo. Maya-maya uminom ka rin ng paracetamol, ha? Para tuluyan ng umayos yung pakiramdam mo. Siya nga pala, pag uwi mo, dalhin mo yung regalo ko kay Lola Perfecta. Ibinili ko siya ng bandana. Luma na raw kasi yung ginagamit niya sa pagsisimba. Pangako ko rin sa kanya na sasama ako sa pagsisimba niyo. Siguro, kapag magaling na ako. Nag-aalala nga sa iyo si Lola, kaya nang sabihin kong pupuntahan kita rito, hindi ako nahirapang magpaalam. Kasi sabi niya, shock daw na kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo. Alam mo, Jasmine, masayang-masaya ako sa mga ginagawang pagtanggap sa akin ng pamilya mo. Dahil sa inyo, nakatagpo ako ng isang bagong pamilya. Sa inyo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal sa akin. Parang naluluha ka yata. Pinaramdam lang kasi sa akin ng inay at lola mo yung totoong pagmamahal ng isang pamilya. Gustong-gusto kong maging bahagi sila ng aking buhay. Kaya nga tamang ginawa ko na ipinaglaban kita at ipinagtanggol sa kanila dahil alam ko na mabuti kang tao, Clarence. At nakita nila yun. Kaya ngayon, hindi ka lang nila tanggap, kundi mahal ka na rin nina inay at lola. Salamat. Gaya ng gusto nilang mangyari at laging sinasabi sa akin, ayaw nilang makikita kang nasasaktan at umiiyak. Kaya promise ko sa iyo yun. Gagawin ko ang gusto nila. Hindi kita paiiyakin. At ikaw lang ang mamahalin ko, Jasmine. Wala nang iba. Ikaw lang. Salamat. Salamat, Clarence. Hindi talaga ako nagkamaling mahalin ka. Ewan ko ba
TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Di ba ho ang lagi natin sinasabi kapwa, intindihin yung mga in-laws mo, yung mga bebyananin mo, dahil hindi naman silang papakisamahan mo kundi kayo mag-asawa. Lagi po nating naririnig yan. Pero sa ating mga Pinoy ho, hindi po yan talaga ang totoong nangyayari. Dahil kapag nag-asawa ka, pinapakasalan mo din yung buong pamilya nila. Ganun ho kasi tayong ka-family oriented ang mga Pilipino. At sa tingin ko, hindi po yan negative na attributes. Diba? Isa nga po yan sa mga hinahangaan sa ating kultura, yung ating close family ties. Kaya tanggapin natin kapwa na sa atin po talaga, sa mga Pilipino, kapag tayo nag-asawa, pinapakasalan din natin pati ang buong pamilya nila. Kaya dapat kung meron tayong dapat i-improve na ugali, yan yung kilala din sa ating mga Pilipino, pakikisama. At alam nyo ho, bilib na bilib talaga po si Tanya Chinita kapwa, dun sa mga lalaking ganyan, yung bang napakaboka? Yung bang pagdating sa pamilya ng girlfriend nila o kaya asawa? Alam nyo, sa totoo lang boys, bukod sa pagiging gentleman at sweet, at may abs na rin na i-inlove kami dyan. Bukod doon, nakaka-attract po talaga sa inyong mga lalaki yung kinoclose nyo po yung aming pamilya. Na-attract po kami sa mga ganyang lalaki. Sobrang turn on po yan. Kaya wag na wag kayo mag-aalilangan, kuhanin yung loob ng aming pamilya, ng pamilya ng mga babae. Dahil yan po ang isa sa mga susi para talaga kayo ay lalo naming mahalin. Para hayahay. Hindi naman ho kasi kabawasan, 'di ba, sa iyong pagkatao yung pag-reach out sa pamilya ng inyong karelasyon. Hindi naman porke ang nakasanayan mo sa inyo, ikaw yung ipiniplease at hindi ikaw ang mangpiplease, i-apply mo na yan sa iba. May mga pagkakataon ho talaga na kailangan mong mag-adjust. Ulitin ko, kailangan mong mag-adjust. Katulad nga ng sitwasyon ni Clarence. Ang tawag kasi doon, kabisyo kapwa, pagbibigay respeto. Pangalawa, hindi mo naman kailangan pangunahan lahat ng bagay na, parang hindi naman nila ako gusto. Natural lang naman na may mga ganong initial reaction yung mga tao sa bahay niya. Pero, nasa sa iyong mga kamay at tamang pag-uugali kung paano ka nila magugustuhan. Letter E for effort. Again, hindi naman po nakamamatay ang paggawa ng effort upang ikaw ay kanilang magustuhan. Ngayon, kung halimbawa, kabisyo kapwa, ang eksena mo ay iyong ginawa mo na ang lahat, ma-please lamang ang pamilya ng iyong karelasyon, tanong ko lang, sigurado ka bang nagawa mo na ang lahat? Kung oo, wala tayong magagawa kundi manatiling magpakumbaba. Time will come naman na matatanggap ka rin nila, basta never stop making an effort para ikaw ay magustuhan nila. Hindi naman po talaga lahat ng bagay nadadaan sa paspasan. Basta gawin mo lang ang dapat, ang tama, at umiwas. Umiwas na lang na makagawa ng bagay na maaaring idisgusto nila. Whatever. Correct. At gaya nga ng sinabi ni Mama Tanya Chinita kanina, nako, 10 points ka agad sa akin kapag kaniligawan diba? Mong pamilya ko. Kapag makapogi niya. Oo, di ba? Yung tipong makukuha mo agad yung loob ng pamilya ko. 10 points agad yan. Sarap asawa na agad. Oo, asawa na. O, di ba? Agad-agad mismo, punta na tayo sa munisipyo. Agad-agad, o. Oh. Di ba? Ang lakas makapogi niyan. Yung maboka. Yung alam pa ng manlilipo.
maliligaw mo kung sino yung pinsan mo kaysa sa'yo. Correct ba? Yung tipong minsan pwede tutulungan ka pa nila. Oo. Diba? Yung tipong wala ka ng kakampain, yes, magulang mo. Correct. Siya na yung kinakampain. Although minsan nakakainis yun. Oo. Tapos yung nag-break na kayo, tapos sasabihin magulang mo, magbalikan na kayo. Diba yung tatawag? Oo. Anak, alam ko mahal ko yung anak mo. Magbalikan na kayo. Wow! Eh di kayo na lang. Diba? Eh di kayo na lang po. Kayo na lang. Nakakainis yun. Pero again, plus points, points, turn on talaga po sa amin yung ganun. Yung tipong, hindi na kami gagawa ng effort para ibida ka. Hindi na kami gagawa ng effort para sabihin namin na, Nay, alam mo, ganito siya sa bahay. Nay, alam mo, ganito siya. Yung mga ganun. Yung tipong, ikaw na mismo ang magkukusa para patunayan sa pamilya ko na totoo at sincere ka sa akin. Kasi awkward yun eh. Kapag andyan nanay mo, tapos andyan yung boyfriend mo, eh hindi sila in good terms. Correct. Nun, hindi nag-uusap. Sasabihin mo nun, awkward. At saka mamataan niya, minsan darating pa sa punto na sasabihin nila, blood is thicker than water. O sino pipiliin mo? Ako o yung jawa mo? May gano'n. Ang hirap na eh. Masyado siyang masarap. Para pakawalan. Masarap. Grabe magmahal. Ka. Masarap magmahal. Nilinawin mo ikaw naman kasi. Para kasi si Lola Tanying eh. Nga. Alam mo, napansin ko lang, ano? Si Lola Tanying nagmana kay Tanya Chinita. Hindi, ako ano nagmana doon. Pinakalikot. Oo. Aparador, ano? Aparato, friend. Aparat. May naalalaman si Lola Tanying eh. At nakakaloka. Ano, binigyan na ng milk tea juicy pa, milason daw. Ito si Lola, updated din sa showbiz happening eh. Gusto na mga ganyan eh, milk tea. Nakakaloka. Ay, sabi din ni Lola Tanying, may bilin sa akin kanina. May bilin sa iyo. Lola, ano po yun? Yung remote, isoli mo na. Saan galing yung remote? Jami, Mitch Ligayo, isoli mo na yung remote kay Marikal. Pwede mo kasi bumili ng remote, ano ba yan? Remote, isoli mo na. Ayaw mo na, Nay. Malis na si Lola, bye-bye Lola. Kasi naman eh, remote na lang, pinag-ano pa. Ano ba yan? Mabuti pa, pakinggan na lang natin yung mga reaction ng ating mga kabisyo kasi narinig na nila yung ating katalinuhan. Oo, syempre. It is time para marinig naman natin yung kanilang katalinuhan din. At saka ano, feeling natin, yung sinabi natin, yung rin sasabihin nila kasi nakuha nila sa atin. Sorry, joke lang. We are so humble. And you know everybody and in the you house. Know, we're so perfect. Like, yes. We have beauty and brains. Correct. And wittiness and yes. Sexiness. Yes. And awesomeness. Correct. Sa amin lahat yan. Sa amin, kami ang author niyan. Well, kami ang inventor niya. Alam mo mamataan niya? Yes. Simula nang ipinanganak tayo sa mundong ito, na-invento yung mga ganong salita. Pag tinignan mo sa web store nyo, sa cellphone nyo, app nyo, nakalagay doon, kagandahan, Tanya Chinita, Christine Dela. Buwi sa tama na yun, nagkakalokohan na tayo dito. At eto na nga po, pwede mag-text TLC space, komento mo, pangalan, lokasyon, send sa 2600. At pwede na rin kayo mag-send ng voice message para masaya. Correct. 30 seconds lamang po ang maximum. Bawal bumate, dapat po malinaw ang boses mo. Yo. At comment din sa Facebook ng Love Radio or Yes FM Manila sa text line, Miss Kay. Kung tunay na mahal mo ang isang lalaki, tatanggapin mo at mamahalin mo ang buo ang kaniyang pamilya bilang respeto ito sa mga magulang ng boyfriend girlfriend mo. Ay, sabi ko sa iyo. Wala namang mawawala eh kung mahalin mo sila. Eh, hindi sinabi ko eh. Doon pa nga nila mararamdaman na may respeto ang makakasama ng anak nila at doon magiging panatag ang inyong pagsasama, pati na ng inyong pamilya, sabi ni Kaline ng Pasig City. So, sinabi ko kayo. Hello, Kaline. Ang ganda naman ng pangalan niya, Tunog Lason. Kaline. Alam mo, pinuri mo eh, pero hindi ko alam kung matutuwa ako. Ano eh? Di ba? Matutuwa ba ako? Kaline. Parang Kaline tsaka Kaline eh. Ang mga Kaline at Kaline, nagaganda yan. Sabi ko na, syempre, pangalan mo yun. Alam mo na yan. Aileen. O, di ba? Sabagay. Kaline, Aileen, Kaline. O, mga Aileen, magaganda eh. Thank you. I love it. Ikaw lang natutuwa. Ito naman sabi ni Roma Miranda ng Chaong Quezon. Ayan. Tama po, Ate Tanya. Dapat pati pamilya ng mahal mo ay tanggap at mahal mo. Tulad po ng husband ko, simula naging BF at napangasawa ko, pinaramdam niya po sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano? Ganon din siya at ang parents ko, and I'm thankful for that. Sabi ni Roma Miranda ng Chaong Quezon. Yay, Roma! You're thankful. Sabi naman dito, Miss
Gandang hapon po, Ate Christine Kagandahan at Ate Tanya Chinita. Tama po ang sabi ng marami na magulang muna ang ligawan nyo para hindi na kayo mahirapan na pasagutin ang mahal mo. Tama? Tomo! Ang ganda ng drama nyo ngayon, Ate Christine, Ate Tanya, parang kayo lang talaga. Of course! Wow! Eddie, wow! Sabi ni Reziel Peralta, Itay ng Sabang Polillo, Quezon. Aba, ang daming taga Quezon eh. Oh, correct. Mabuti naman at nagising na sa katotohanan si Clarence. Tsaka yung mga komento ng magulang ni Jasmine, normal lang ho yun. Mahalaga ang parental instinct. Sana naman magtuloy-tuloy na ang magandang pakikisama ni Clarence sa family ni Jasmine. Yung ganyang bagay for sure will last forever. Mas magiging masaya na rin ang bawat sandali na magkakasama sila, lalo na kung sila talaga magkakatuluyan. Push pa more, Just Renz. Ah? Meron na ngayong love team, Just Renz. From Angel Santos ng Samar. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. Tama na, tama. Thank you, thank you. Yeah, yeah, we know. Yeah. Thank you. No need, no need no to clap. Need, no, no need, no need. Less, no effort at all. You know, we're sitting pa and we're not, yes, we're not focused, we're not pa looking to the lyrics. We're not even, breathing. We're, yes, not breathing. Actually, di pa namin siniseryoso. Yan, paano pagkapag... Sige naman, alam niyo na. Dapat lang naman talaga, Ate Tanya, Ate Christy. Sino po si Christy? Christy Fermin po ito. Christy? Kaya lang, Christine po, Christine. Christine po. Letter K po, Christine. Christy, Ed. Namahalin mo muna ang pamilya ng minamahal mo para makuha mo ang kanilang loob at tiwala at higit sa lahat, hindi na sila tututol sa kung ano man ang meron kayo. Kung alam na nila kung ano ugali meron ka para hayahay, sabi ni Jim Boy ng Valenzuela City. Love you, Ate Tanya at Ate Christy. Hindi mo ako mahal kasi hindi mo alam yung pangalan ko. Buisep! Christy, ang ganda! Christine! Jimboy, andamang pronunciation ng pangalan ni Christine. Christine, hindi Christine, Jimboy, ha? Paluin kita sa tutot, Jimboy. Eto. Umayos ka, Jimboy, ha? Tama po! Dapat mahal mo ang pamilya ng karelasyon mo para maging maayos ang relasyon at walang humadlang sa inyo para hayahay ang buhay. From Secret Girl Salvation, Tigaon, Camarines Sur. Oh, hello po sa inyo. Salamat sa pagtutok. Maraming salamat sa mga Camarines Sur. Isa lang yun eh. Sabi naman dito, teka, hanap pa tayo. Marami yung nagtetext eh. Oh, ang ganda po ng story niyo po. Walang tatalo. Pabati po mga taga Infinity Junior Aileen ng Tondo, Maynila. Hindi, para basahin. Akala ko nga, yan eh. Gandang hapon po, Ate Christine Kagandahan, Ate Tanya Chinita. Tama po ang sinabi ng marami na magulang muna ang ligawan nyo para hindi na kayo mahirapan na pasagutin ang mahal mo. Tama? Ay, binasa mo na to kanina. Correct. Sorry, hindi ako nakikinig. You're not paying attention. Kasi dalawa yung text niya. Isa-isa lang kasi. Actually, yung dami nga. Dala-dalawa, minsan tatlo pa eh. Yup, tama naman na mahalin mo yung pamilya ng mahal mo. Kung hindi ka naman nila matanggap, problem na nila yon. Mga etchusera sila. Etchusera. Palaka. Joke lang po. Hey, sabi ni Lady ng Montalban Rizal. Miss you in the English. Hey, kausapin mo nga yung si... DJ, ah. Si Lady ng Montalban. DJ, hindi. Si Daniel Padilla. Ba't ganyan siya kumanta, ha? Ba't ganyan siya kumanta? Chichinilasin kong bunga nga niyan, eh. Uy, grabe ka. Joke lang. Alam mo mamataya niya. Ang ganda ng kanta niya, eh. Alam mo mamataya niya, napaniginipan ko pala si Daniel Padilla. Bakit? Pati si Catherine Bernardo. Bakit? Wala lang. Nakakatuwa kasi, picture daw kami. Sayang nga, eh. Ay, baka magkakatotoo na. Kakabadrip lang. Magiging ano na. Mamataya niya, ito na. May kainang kasi. Nung balutan portion na, bigla akong nagising. Sabi ko na. Bad trip. Sabi pero ko alam, close kami ni Daniel. Ako ha, kinikilig ako sa love team nila. Yung Katniel. Ano na? Chrisniel na. Chrisniel. Ang ganda. Kinikilig ako sa Katniel, hindi Chrisniel. Guwapo ni, bata nga lang eh. Bakit may pag ano ng laway? Ang guwapo ni bata nga lang. Hindi, nagkamutaw ng ilong, di ba ganun? Bata nga lang eh, grabe. Yung hinalang na hinalang. Age doesn't matter. Alam mo kung anong rason kung bakit nag-iwalay si Gerald at sino ba ang dahilan? My third party. Daw. Oh. Ay, isi-share ko sa'yo mamaya. Sige. Blind item. Blind? Ito sa Yes FM Manila. Tama.
kaya sa asawa ko, ay sabi po ito ni Gail Abby Ebyang. Tama kaya sa Ebyang. Asawa ko, maraming thank you heart kasi nakuha mo loob nila mama at papa. Kahit long distance relationship tayo, close na close pa rin tayo. I love you heart so much. Ang heart niya, tinag niya si Heart Elizer Fernandez. Sabi naman ni, sumagot si Heart, yes, mahal, thank you din, May. Ay. Sabi niya na, ay, thank you, May. Thank you din, May. Yes, May. Love you too so much, May Mama. Ay! Kakasal na yan! E di kayo na. E di kayo na. Congratulations! Hi, Miss Kagandahan and Tanya Chinita. Dun po sa lola ni Jasmine, talaga pong galit sila kapag nanonood ng sine ang mga apo nila. Kasi po, during their time, wala pa po kasing kalikutan ng aparato, sabi ni Dennis Maktal ng Nova Quezon City. Grabe. Loko to ah. Ay, naku, mag-voice message na tayo. Oo, VM, VM. Ito. Pakinggan natin VM ni Kuya Richmond Makutay. Hello, hi. Ganda nga po. Dapat kasi... Naririnig mo ba? O, naririnig ko naman. Pag nanligaw ka ng isang babae, pati yung pamilya niya. Dapat mahalin mo rin pati pamilya niya. Buti na lang andyan yung kaibigan niya, si Victor, na nag-advise sa kanya. Edi, hayahay ang buhay. Oo, buti na lang may Victor ang tagapagtanggol ng mga tsuba. Ng mga naaapi! Ang mga naaapi at salat sa kahirapan! Ano daw? Si Richmond, taga-Gamo Isabela yan. Hi sa mga taga-Isabela! Isabela, layo eh, na? Oo, dyan lang yung mga 10 tumbling lang yan eh. Teka lang, nagda-download ako ng audio dito. Bakit ba? Ay, hindi sila nag-ano. Ano eh, nag-separate ito. Baka nag-separate. Ito na lang. Ito na talaga. Si Maria Lorena Abao. Ito, dinownload ko pa. Maria Lorena. Hello, Miss Kate. Aray. Tayo dapat mga anak, nakikinig sa mga payo ng ating mga magulang dahil alam nilang makakabuti sa atin. At ang mga magulang naman, sana magkaroon kayo ng trust sa anak nyo. At ang mga anak, huwag niyo sasayangin yung trust na binigay ng magulang niyo para hayahay ang buhay. Oh, huwag sasayangin. Gaya niya, te. Pag pinapayagan kayo makipag-date, alam niyo ang swerte niyo. Truth. Hindi, sa totoo lang. Correct, totoo. Noong araw, sa sobrang ipit ng nanay ko, tumakas tuloy ako eh. Ayan tayo eh. Huwag niyo po gagayahin si mama tayo. Huwag niyo pa gagayahin. Yung ganda ko lang gayahin niyo. Pero gaya nga ng sinabi ni Ate Maria Lorena Abao, hindi ko pinansin yung ganda. Oo, grabe ka. Sorry, binara mo ako harap-harapan. Hoy, hindi tayo magkaharap, magkalayo tayo. Sabagay, sige na nga. At least ako totoo. Grabe ka sa akin. Mamataan niya. Maganda yung sinabi ni Ate Maria Lorena Abao. Totoo naman ba? Talaga, na kapag binigyan ka po ng tiwala ng iyong magulang, kapag ka pinagkatiwalaan ka nila, huwag mo hahayaan na masira ito. Diba? Pinagkatiwalaan ka na nga nila, hinayaan ka nila makipag-date, hinayaan ka nila lumandi sa labas. Diba? Wag mo i-break yan. Kasi kapag ka na-break mo yan, diyan magsisimula ang problema. So para makaiwas sa problema, wag sirain ang tiwala ng iyong magulang. Yan. At ng lola mong etchusera. Na gusto ng milk tea. Mahilig sa milk. Ito si Avril Llagas. Avrilata. Avril Llagas. Hayahay naman si Lola Perfecta. Tamang hinala, ha? Bitter pa. Pero napakagalit ng ginawa ni Clarence. Saludo ko sa kanya. Tamang-tama yun. Mahalin mo yung mga pamilya ng girlfriend mo. Napakagaling ng ginawa niya. Saludo talaga ako sa'yo. Dapat laging ganyan para hayaan buhay. Si Avril Llagas ay from San Mateo Rizal. Alam mo, Mama Tanya, yung mga katulad ni Lola Perfecta, yan yung mga taong pasasalamatan mo balang araw. Mm-mm. Kung hindi sila naghigpit, hindi ka makakarating sa kung sino ka ngayon. At saka hindi Totoo ka... Totoo yun. Oo, correct. Mm-mm. Nasa lola at sa nanay ang susi sa pagpapalaki sa tatay. Kasi wala naman pagpapalaking maayos. Corrected ba? Wala naman kasi magulang talaga na hahayaan tayong ipahamak eh. Kaya nga. Ako dati inis na inis ako. Tumunga to Epal. Ay, wow. Ako dati Mama Tanya, inis na inis ako sa tita ko, sa lola ko, kung bakit nila ako pinagbabawalan makipagjowa. Ngayon ko nare-realize na oo, tama sila. Mm. O, diba? Ito naman si Jersom Egwis Carbonel. Pakinggan po natin. Sige. Hello, Christendera and Tanya Chinita. Kung ako yung lola ni Jasmine, ako, hindi ko tatanggapin yung milk tea na yan. Pati yung boyfriend niya. Lalasunin pa kami. Ayun lang po. Loko-loko! Oo nga,
naman. Uy, ano, huwag naman natin lahatin yung milk tea. Hindi naman po lahat ng milk tea masama sa atin. Siguro nagkataon lang talaga na may... May gali. Baka may inside job talaga na nangyari doon or whatever. Pero huwag naman natin lahatin. Nakakaloka. Baka mamaya maraming milk tea business ang bumagsak dahil dyan sa issue na yan. Alam mo naman yung mga netizens ngayon, talaga namang desperado eh. Correct. Okay na. At syempre, nako, Mama Christine, magpe-play ka pa ba? Hindi na. Wala nang oras. Okay. Wala at syempre, salamat po sa ating nagsigana. Palakpakan naman natin si Jess, si Clarence, Diego Bandido ng Love Radio Manila. Bilang Jasmine Rakitera po ng Love Radio Manila. Bilang Gloria, like ba rin sa Love Radio of Manila. Of course, si Lola Perfecta, Lola Taning. Victor Rico Banero, Yes FM Manila. Si Risa Lola Banderas po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Sir Gani Halamanan. Sound Engineer. Jason Sagun. Musical Scorer. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Okay, tomorrow. Huwag kalilimutan, Aliwan Fiesta. Yes. KZ Tandingan, Jason D. At makakapili niyo rin si Tanya Chinita and Christine Dera. Ayan, 6 PM po tayo magsisimula tomorrow para sa Tugtog ng Aliwan. Luzon. Visayas. Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may tita, Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Dera. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ng konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. Isang upang iyakan. Kapag ka alauna na. Drama na! Yahoo! Yahoo! TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.